Hello guys, welcome back to our channel. It's Jason Agromix TV. Ayan, ulit gusto kong magpasalamat sa ating mga new at old subscribers kasi nga finally monetized na tayo. And we are waiting for the Google AdSense pin kasi sabi daw dun sa inapplyan ko sa Google AdSense pin, dakating daw siya within 1 month pero nag-ask ako kay Sir Jing at saka yung ibang na-monetize na channel, lampas daw. So, aantayin lang natin na dumating yung pin. So, yung pin kasi kakailanganin siya na i-enter doon sa Google AdSense para ma-verify yung ating account para makuha na natin whatever revenue or sahod na maiipon doon sa Google YouTube account natin. So, hindi ibig sabihin na na-monetize ka na, papasok diretso yung pera. Depende pa rin yun sa views and, yeah, views. Tsaka watch hours. Yan. Tapos, kapag ka may views, diba, mayroong mga ads doon. Iba't ibang klase ng ads. Kung hindi niya i-skip ads, malaki yung revenue na makukuha. Ayan, basta, depende yun sa views. Yan kasi na-misinterpret kasi ng iba na kapag naka-apply ka na ng monetization, madami daw pera na pumapasok. Sana all. Sige. Ngayong gabi, finally, nakuha ko na yung result nung kinuha natin na soil sample for soil analysis. Yung lupa ni Ate Charing. Ate Charing? Ate Charing. Oo. Yan, ito na po yung actually baligtad siya dyan sa camera. Pero yung nakasulat, ito pong result na to is galing to sa Regional Soils Laboratory ng Department of Agriculture Region 7. Yan. Kasi nag-request si Ate Cha na ipa-analyze yung lupa niya dun mismo sa kubo para malaman yung availability ng nutrient ng nasa lupa at mabigyan ng karampatang recommendation para sa specific na tanim. Like for example, sabi ko ni Ate Cha, ano ba yung gusto mong itanim dun, Ate Cha? Kasi yun yung pagbabasihan ng recommendation ng abono or fertilizer. Sabi niya, talong daw. Talong. Bakit talong? Basta, talong. Tapos, meron siyang sinabi na corn or mais. Tapos, kamatis. Ayan. So, kung makikita niyo sa mga live ni Ate Cha or sa doon sa mga vlogs ko, karamihan doon sa mga tanim is meron siyang kamote. Tapos, yung adjacent niya, meron siyang kamatis. Tapos, sabi ko, Ate Cha, what if magtanim ka lang dito ng mais or corn kasi nag-establish tayo ng contour lines, part pa siya ng SCOPSA na tinatawag or Sustainable Corn Production in Sloping Areas. So, successfully naka-establish na tayo ng mga contour lines. So, by this May first cropping kasi yung cropping pattern dito sa Cebu, Mayo yung planting. Yan, kasi meron na yung mga ulan-ulan. So, yung sinasabi ko, mais ang itatanim natin at siya, pwedeng OPV or hybrid kung anong gusto mo. Gusto mong puti or yellow. Depende sa iyo at siya. So, na-analyze na to. Actually, last January 5, ito, January 5, 2021 pa to na nakuha yung lupa kami ni Ate Didit doon sa mismong kubo ni Ate Cha. Tapos na nahatid doon sa soils laboratory ng Regional Soils Lab. Kasi doon sa aming opisina sa Provincial Soils Laboratory, temporarily hindi pa kami tumatanggap ng lupa or soil samples for analysis kasi nga wala kaming registered chemist. Kasi nangangailangan to ng registered chemist. Yan, kasi nasa batas to, nasa law. Ayan. So,
Ayan, andito na po yung result niya. So, babasahin ko lang. Pipicturean ko to, tapos i-flash ko dyan para makita nyo din. So, yung gamit pala nitong Soils Laboratory, para malaman natin yung angkop na klase ng klase ng abono, tapos yung quantity ng abono na ilalagay, yung timing of abono, timing of application ng abono, yan yung mga dapat tandaan kapag ka nag-aabono ka. You can refer to my vlog, yung previous na vlog, yung tamang pag-aabono, yung CATP, kind, amount, placement, and time. Yan. So, base sa soil, resulta ng soil analysis ng lupa, ang pangalan pala ni Ate Chano is Lucio. Lucio Procurato. Yan, si Ate Cha. Address or location, Kambangkaya, Katmon. Yan. Yung pH niya, yung pH, yun yung nagdidikta ng acidity or alkalinity of the soil. Kasi kapag ka maasim yung lupa or acidic, mayroong certain plants like corn na hindi siya mabubuhay. Or kung mabubuhay man, hindi siya magpe-perform ng maayos. So dapat yung neutral pH natin nasa 7. 7 yung gitna. Kapag ka 7 pataas is alkaline or yung mga malalapit sa dagat. Tapos yung 7 and below, yun yung papuntang acidic. Yan. Pero sa lupa ni Ate Cha, doon sa kanyang kubo, is nasa 5.85. Meaning, kung 5.85, it is slightly acidic. Slightly acidic. Kasi yung slightly acidic is from 5 to 6.9 or 6.5. So, pwede pa tong tamnan ng iba't ibang klase ng gulay and corn. Kasi nga, yung pH requirement ng mais is nasa 6.5. So, pwede pa din. So, hindi masyadong maasim or acidic. Huwag nyo lang tikman yung lupa kung maasim ba or hindi. Kasi nalalaman tong pH sa soil analysis lang, sa laboratory. Tapos, yung organic matter content niya is mababa. So, I guess mababa yung organic matter, yung mga debris na didegrade doon. Kasi, kung i-observe natin yung lupa natin siya is matarik talaga. So, nilagyan namin ng contour. So, previously, inaararo rin, nagplow, nagharrow, nag-araro doon sa lupa. Kaya, madaling ma-wash out yung mga topsoil or mga humus or organic content. Kaya, yung kinunan natin ng soil sample doon sa taas is medyo mababa yung kanang soil organic matter. So, pag ganyan, kailangan nating mag-augment or maglagay ng organic manures or iti sa manok, chicken dung, mga vermicast, mga manures ng kalabaw, baka, kambing. So, any organic material para i-augment natin doon para mabalik yung kanyang good structure ng lupa para tumaba naman siya. So, for example, kung itatanim natin siya is mais, either OPV or hybrid, kung basihan natin yung general recommendation is nasa 6 bags complete tsaka 3 bags na urea. Pero sa kanyang case is mababa lang. Nasa 4 bags na complete at saka 2 bags na urea. Nasa 6 bags lang, so mas mababa siya. Kasi base sa kanyang analysis is mataas pa yung phosphorus at potassium content ng lupa niya. Yan, so ito talaga pinaka-importante to para malaman natin yung fertility ng lupa. Tapos, kung magtatanong kayo, paano ba yung soil analysis? So, yung soil analysis, kukuha ka lang ng sample
doon sa yung lupa, kuha ka ng sample, tapos maggawa ka ng bangag or hole, mga one roller deep, tapos kuha ka ng sample doon sa gilid. Yun yung ilalagay sa plastic at isa-submit doon sa pinakamalapit na soil analysis laboratory. Yan. So ito po'y wala namang bayad kapag ka, dito kasi sa Cebu, walang bayad kapag ka farmer ka dito. Or mismo sa regional soils laboratory, wala siyang bayad. So it, typically, free talaga ito na services na pwedeng i-avail sa ating mga farmers. Yan. Tapos, yung soil analysis natin, dapat ginagawa siya at least once a year. Or, mas specific siya kung after harvest, magpa-soil analysis ka ulit kasi di natin alam kung ano yung itatanim mo ulit. Pero kung nung monocropping ka, mais, pwedeng once a year na lang. Kasi makukuha naman yan sa pattern ng lupa. Yan. Tapos, yan. Yun lang yung resulta ng analysis. Kasi doon sa live ni Ate Cha, sinabi niya wala dang mabubuhay na tanim. Actually, meron talaga. Kasi slightly acidic lang yung lupa niya. Pero kailangan mag-augment tayo. Lagyan ng dumi, iti sa manok, mga organic fertilizers. At kung po pwede, kasi mais yung itatanim doon, maglalagay tayo ng commercial fertilizers. So actually, yung commercial fertilizers, hindi naman siya makakasira doon sa health ng tao. Kasi nga, ginagamit siya sa tanim o lupa. Ayan. Ayan guys, thank you for watching my vlog. And see you soon on my next vlog. Thank you and bye-bye.